Hi beautiful people! Welcome back to my YouTube channel! And today, magkakaroon na naman tayo ng panibagong video na naman! At ito yung most requested sa Messenger and YouTube account ko. Dami nagme-message sa akin na gumawa daw ako ng... Tada! Q&A! Talong, tada! Kung saan nag-post ako sa Facebook account ko at sa IG stories ko na ask me everything you want about myself. Then, madami naman, medyo madami. I think, mga 9 lang naman siguro. 9, hindi pa nabuo. Ay, may viewer ako dito. Say hi! Hi! Yan, improvise lang tayo ngayon, day. At yun na nga, guys. Yung question na yon, I already screenshot it on my phone. Nasagutin ko actually, syempre. Q&A nga, di ba? At yon, habang pagtapos kong sagutin yung tanong, maglalagay ako ng makeup. Simulan na natin, guys! Arat na! Wow, Zebby! From Diana Bendanillo. Paano ka natutong mag-model? Paano ako natutong mag-model? Nung ano, elementary. Bata, ano? Hindi, ano, kasi lagi akong sumasali sa mga activities sa school, mga United Nations, mga yung mga ganun-ganun. Papakilala ka sa harapan, yan. Mga school activities yan, mga ganyan. Siyempre, nadala na din ng exposure. Yan, kumapal na yung mukha ko, din ako nahiya sa maraming tao. Arty na kasi ako ng bata eh. Oh my God! Charot lang. Siyempre, napaka-supportive talaga ng magulang ko. Ever since, hindi ko alam kung napagtitripan lang din kasi ako ng mga classmate ko. Lagi ako miss sa classroom eh. Hindi ko alam talaga kasi... Hindi ko alam kung ganda lang. Ah! Ambisyosa. Mas yun na nga. Sa ano talaga yun eh, natuto ako nung junior high school. Naggagala ata kami nun sa mall, sa SM San Mateo. Tapos, may screening ata yun ng 100 cutest faces. Yun. 100 cutest faces. At... Naglalakad lang ako no, naka-short, tapos naka-t-shirt, kasama ko mama, papa ko, tapos lola, mga tita ko, umuwi sila dito. Tapos nagulat ako, may ano, may humatak sa akin ganun, tapos be, mag-model ka lang dito, maglalakad ka lang. Tapos pinaglakad nila ako sa stage T. Walang hiyahiyo, oh, syempre makapal yung mukha ako, yan, naglakad ako sa stage. Tapos nagulat ako, may natanggap akong text. Wow, you're qualified as a ganyan model. Tapos, ito talaga yung sasabihin ko na kung anong company yan. Shout out po sa TCMI Fashion Academy. Thank you very much po. Noong mga pagkakataon na yun. Season 6 po ako noon, nakapasok ako noon. Pero sa kasamaang palad po, napagod ako. Nagkasakit po ako noon. At di ako nakapunin ako kainas. Pero, gladly kasi nakapunta ako sa mga rehearsals noon. At natuto ako maglakad dahil sa inyo. Yeah. Po yung proof na naging runway model po ako. Yan, guys. Nakakahiya yung itsura ko. Nening days, nening, yan. Yan, nakapagkilay na ako. Next question from Katie Amzon. Paano ka nagpe-prepare pag lumalaban ka sa pageant? What are my preparations? Bago ako lumaban ng pageant, syempre, kailangan natin ng ensayo. Kailangan yung katawan mo, yung posture mo is correct, yung establish, ayusin, yung mga post na gagawin, yan kailangan na ginagawa ko yun bago ako lumaban ng pageant. And syempre, pangalawa, yung katawan mo, kailangan wala kang nararamdaman, kailangan feeling healthy ka, or not feeling ha, kailangan talaga, literally,
healthy yung body mo. Syempre, mamaya, hindi natin maano, naranasan ko na yun, bigla ko nahihilo. Yan, kailangan i-condition natin ang ating katawan. Next is, freshen up your brain. Kasi kung marami kayang iniisip, maraming gumugulo sa isipan nyo, yan, iniisip mo na naman, iniwan ka niya, iniisip mo na naman, nanonood siya, o ano mararamdaman mo, syempre, di ba? Magugulo ka, ma-out of place ka dun sa stage. Kaya kailangan i-freshen up mo yung brain mo, kasi, te, eto talaga yon. Paano pag na-block ka sa Q&A, di ba? Mahirap na, lalo na yung hindi mo na maisip kung anong next na po gawin mo. Anong, kaya ganyan, yun na sinasabi ko. Yun talaga yung mga preparations ko na ginagawa bago ako lumaban ng pageant. Next question from Gail Villar. Hindi ko alam kung sasama ko pa ito eh. Pero sige na nga, talaga yun eh. Tinanong ko muna siya kung sasama ko pa ba ito eh. Pero sige, pagbigyan na natin. Paano kita naging girlfriend? So, yun na nga, isa-segue na natin. Sarap. Ano? Eh, marupok! Marupok! Yun. Nag-comment ako dun sa... ano? Sa KMJS. Kasi na-featured. Hindi pala na-featured. Nag-ano siya, para nag-cast siya dun sa KMJS na basta panoorin niyo na lang yun. Basta yun, tapos nag-congrats ako sa kanya kasi nalaman ko, nakating ko pala siya sa handler ko dati. Kaya yun, chat na. Hi! Landian! Yun, nakapag-contour na ako. Next question from Ashanti Castro. Paano nyo po na pagsasabay pag-aaral pagmo-model nyo po? As of the moment, I'm a student sa Nasalitex Senior High School, grade 12. At yes, napagsasabay ko po ang pag-aaral ko at ang pagmo-model ko or pagpa-pageant simply because if you want something, ipupush mo yung self mo doon sa gusto mong gawin. Kaya, yun, napagsasabay ko yung pag-aaral ko kasi gusto ko talaga yun eh. Gusto kong ginagawa ko yun. Siyempre, una talaga, study first. Huwag mo papabayaan yun. Kahit na ba, mapuyat ka sa rehearsals mo, papasok ka pa rin kasi yun talaga yun eh. Ayoko naman na magka-backloads ako sa grades ko, sa mga subjects ko. Kaya, pinupersyo ko yung self ko. Exposure, syempre, gusto ko yon. Sumikat ako. Ginagawa ko yung part na yon as my happiness experience, syempre. At di ko kakalimutan, syempre, yung pag-aaral ko. Without the learning, wala kang maaabot dun sa pageant. Wala na lang pag may mga question and answers. Kaya, wag na huwag nyo papabayaan pag-aaral nyo, guys. Sa mga students dyan na nagpupersyo maging beauty queen, have the knowledge first before dun sa mga passions nyo or dreams. Pwede naman pagsabayin yun eh. Pero may limits talaga. And know your purpose. Bakit ka sumasali ng pageant? Okay, next question. From Rian Shen. Hi, baby. This is your question. Bakit napakaganda bang po ate? Oh yeah, bakit napakaganda ko daw po? Ano ba? Joke lang. Ito talaga yun. Bakit napaganda ng isang tao? Cause you are beautiful just the way you are. We have our own kind of beauty, ika nga nila. And yun, syempre, grateful kay God. Tanongin nyo na lang nanay ko kung bakit ako maganda. Yan. Confident is the key. Next question from Jerome Catalina. Can you show me some advocacy of being a TikToker? My advocacy of being a TikToker? Actually, di pa po ako gaano famous sa TikTok. Nasa 3,000 pa lang po yung followers ko. At
yun. Masipag lang po talaga ako gumawa ng video lang na po. Ginto, lakang ginagawa. Pasikat ka na lang. Gusto ko itong tanong mo ah, kasi ano, nabubuli ako. Hindi ko alam ah, kasi parang masasaktan ako. Pero, oo, pero proud ako pag sinasabihan akong TikToker. Ayun na naman si TikTok, oh, TikTok na naman, ganyan. Parang nakaka-offend lang. Pero syempre, proud din ako at the same time. Pero parang nakakaano, nakakabastos lang. Aww. Real talk lang guys ah. Yun yung nararamdaman ko kasi. Pero yun. Thank you. Kasi nanonotice niya ako. So yun, my advocacy for being a TikToker is, kaklarify ko lang. For my opinion only ha. Being a TikToker or doing TikTok like I did is a case of having entertainment. TikTok brings up the good vibes in me. For I diagnosed with some illnesses like depression. Yan, nasabi ko sa advocacy ko. TikTok helps me to do what I want to do. Not just to entertain others, but also to boost up myself. That's all. Okay, nakapag-lip balm na ako, guys. Next question from Maitra Dinero. Hey, big girl. Give some advice or dapat gawin sa pagpapadget. For some clarifications, again, guys, don't judge too fast. Okay? Gigive ko lang yung self ko about sa pagpapageant. Is ito talaga is passion ko. Nag-start ako last year sa Binibining Burgos. Nag-Burgos ako and I have title, which is the second runner-up. Basically, I started joining pageant when I was in junior high school since grade 7. And I won the title of Miss PMCC 2015. And because of that, nagtuloy-tuloy na yon. Hindi man ako yung taong perfect. Syempre, nobody's perfect nga, di ba? Minsan, may pagkakataon din na natatalo ako. Hindi naman laging panalo. Kaya yon, ang mabibigay ko lang na advice, pag lumalaban ka ng pageant, Bebe Maitra, is have the confidence in yourself and do what you want. Kagaya ng, yun nga, pagmamodel, and expose mo lang ng expose yung sarili mo. Kahit magsawa na yung mga kalaban mo sa'yo, ikaw at ikaw pa rin yung lumalaban. Pero may ginagawa ko sa school, di ba? Kada may event, sumasali ako ng sumasali. Kaya yun, nakikilala ako at kinakatakutan din. Well, in my own opinion, guys, yung word na kinakatakutan is parang yung sinasabi kasi nila sa akin yun eh. Yung, oh, yan ka na naman, Ate Jazz. Oh, lalaban ka na naman. Ikaw na naman panalo niyan. Ikaw na naman title niya. Hindi, hindi ganun dapat, mga bebe. Pag ako sumasali ng pageant, well, it's God's will kung manalo ako. Then, if not, then laban ulit. Then, yun, tayo lang pag nadapa. Then, have the confidence. Yun talaga yun. Boost up yourself. Always remember, you are beautiful just the way you are nga. And, yun talaga. Be who you are. Pakita mo sa kanila kung sino ka sa stage na pinatapakan mo ngayon. On the stage, ikaw nga, diba? Have the confidence. You're queen. Wear your invisible crown. And yeah, I'm happy with my eye look. Di ako masyado naglagay ng eyeshadow. Actually, wala talaga akong nilagay dyan. Yung foundation lang na kanina, kinalat ko lang dyan. And eyelash curler ako and mascara. Para naman siya, maganda naman yung mata ko. Yun, hindi na nga kagandahan. Confident na lang eh, di ba T? Next question is from Jasmine Arellano. What is your greatest advocacy in life? What is my greatest advocacy?
My greatest advocacy is all about the mental health illnesses. Actually, ginawa ko na yan nung nagpa-project yung teacher namin sa TNTC. Yun. Nasa channel ko din yan, guys. Ayan, ilalagay ko yung picture dito para i-click nyo na lang kung ano yung video na yon. Then, yun. Doon ko sinabi yung advocacy ko about mental health illnesses. Question is from Franz Umpad. Have you ever been bullied? Bully. Alam ko ako yung bully. Sarap. Joke lang. Sa kapatid ko, oo, ako yung bully. Pero, yes. My answer is yes. I experience of being bullied by someone. Masyadong sensitive tayo, guys, ha? Nangihina talaga. Don't judge, guys. Ganto talaga ako pag yung weakness ko yung pinag-uusapan. I'm such a sensitive person, kaya may nagsabi nga sa akin, hindi ako nababagay sa pageant or sa pageant pag ganto ako ka-sensitive. Kasi hindi ko ikalalakas yun. Kailangan makapalang mukha doon. Hanggang tumanggap ng anumang ikasisira mo. Kaya, yun nga, binubus ko yung self ko sa pagiging makapalang mukha. With limitations naman, hindi talagang totally na wala lang kinakahiya. Yun, I experienced being bullied by someone when I was in junior high school at sinasabihan ako ng ganyan, malandi ka, na ano. Na actually naman, hindi nila alam yung tunay na pinagdadaanan ko or ginagawa ko sa buhay. Bago kayo mag-judge, guys, tiyak niyo, alam niyo muna yung sitwasyon ng isang tao. I-limit niyo din yung pagsasalita niyo ng words na alam mo makakasakit ka ng damdamin. Kasi hindi healthy sa isang person yon. Especially, pag, yun nga, katulad nga sa advocacy ko, diba, yung mental health, yun, pag nabubulid yung isang tao, kung ano-ano naiisip, minsan nade-depress, kaya yun, may time na dati, ayoko nung pumasok, kasi feeling ko lahat ng classmate ko, kaaway ko na, feeling ko, lahat ng classmate ko, pinagtataguyan nila ako, pinakahiya nila ako, kaya yun. Lalo na yung masasakit na salita, ito yung kadalasang naririnig ko ngayon, as of the moment, na overacting ako, over, masyado akong OA, sa galaw ko, overconfident, yun, overconfident. Tapos, tiktokeries, yun, yung mga salita na, ko. Pero, ginagawa ko yung stepping stone ko para lumakas ako. And guys, please, don't be a bully person. Kasi hindi talaga healthy yun sa isang kabataan na katulad ko. Or yung mga diba syempre, ayaw mo din na masabihan ka ng ganun. Kaya wag mong, sabi nga diba sa sa quote na kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Diba? So yun guys, be aware and be mindful sa lahat ng sasabihin nyo na nakakasakit sa kapwa nyo. Especially kung sensitive yung isang tao. Instead of maghilaan kayo pataas, mag-grow kayo sa each other, huwag mo siya i-down. Huwag mo siyang i-self-down. Kasi, mahirap na. Yung mga nararanasan ko, ayoko maramdaman ng iba. Kaya ako, give lang ako ng give ng advice. Lalo na pag may mga umiiyak, ayoko na kitang mga umiiyak. Guys. Kaya, mas gusto ko masaya lang lahat. Kaya nga yun, pinuperson ko talaga yung advocacy ko kasi maraming nakaka-relate sa story ko. Kasi basta na-diagnosed ako. Ah! Tsaka na, huwag na tayo magdramahan dito. Next question na tayo. Hey there guys! Yun, last question na pala. Hindi natin na mamalayan kasi daldal ko din eh. Masyado na ako masabing at maraming nasabi. Last question from Jana Sophia Lee. Her question is, when did you start modeling po? And nag-workshop ka po ba? Nag-start ako mag-modeling
as I said a while ago, nung grade 7 ako, natutunan ko lang din yun ngayon sa TCMI Fashion Academy. And ngayon, I'm a model from brands, different clothing brands or gowns ni Miss Frey Mira, Princess Juliet Mirafuente. She is my tita. Cousin po siya ng mom ko. And from Nay MJ, a freelance model from Nay MJ Nable, the MJN's collection. And here's some pics, guys. So, pakita ko. Yan, yung mga pics na katunayan na nagmo-model po ako ng clothes. Iba po kasi runway model at model na nasa picture ko lang. Yun, guys. Clarifications po. Correct me if I'm wrong. Kasi yung runway models po, basically, di ba, pagsasoting ka ng damit nila, brand nila, and yung runway mo. Then, yung sa modeling naman po sa camera base, is, sasoting mo yung clothes nila, then, have picture and post as the, as their advertisement. So, yun. And, nag-workshop po ba ako? Hindi po ako nag-workshop ng modeling. Siguro ano na lang. Tag dito, adaptation na lang ng mga napapanood ko. Then, live na tutorial ng mga handler. Yun, basic posture na katawan. Then, yan, post-post and everything. There, beautiful people! That's the end of our vlog today, the Q&A session. Then, sana po may natutunan kayo or na-adapt kayong advices and tutorials sa akin. And sana po if like, share, and subscribe to my YouTube channel for other video. Comment down below kung anong gusto nyong next kong gawin. And see you next guys to my next video. Bye! Thank you!